na-mention mo naman yung about sa painting, di ba? Na parang may mga, actually, tama yung ginawa mo kasi parang sa lockdown, sa quarantine, wala naman tayong ganong ginagawa. Ang dami nating extra time. Mm-hmm. So, that's the perfect time to actually discover new things about ourselves, di ba? Kung ano yung mga kaya pa natin gawin. Saka at least, para di natin iniisip yung problema, nadadivert natin. So, ikaw, na-discover mo naman sa'yo yung pag-painting. So, na-mention mo naman na parang hindi ka ganun kagaling. Pero, di ba, at least, may pinagkakaabalan ka. Kaya, pero alam mo, sa totoo pala talaga, totoo yung sinasabi nila. Parang pag nagluluto ka yan eh, yung pag-painting, na pag ikaw ang nagluto, hindi ka natatarapan. Same with painting. Kasi sinasabi mo na baka, hindi naman ako ganun kagaling, hindi ganun kaganda. Pero sa ibang tao, that's actually art, that's appreciate nila. So pag-usapan natin yun, paano ka natuto na mag-painting? Paano mo naisip na sa daming pwedeng gawin, painting yung papasukin mo? Dati pa kasi, nung college pa po ako, saka yung kahit high school pa lang ako, more on college kasi mag-isa na lang ako, tsaka malapit lang din yung tinitirahan ko dun sa mall, na lagi silang naglo-launch ng mga paintings. Tapos every time nag-launch na ng mga paintings, pumupunta ako agad doon, tapos pinipicturean ko lang siya kasi hindi ko lang mabili. Sobrang mahal naman ang painting pala. Tapos, sobrang na-amaze ako. Lalo na kapag yung mga abstract paintings, yung gusto mo talagang malaman kung ano yung meaning nito, tapos pag malaman mo, kasi sobrang deep kasi, di ba po? Pag yung mga meaning behind dun sa mga paintings. Tapos sabi ko, nung nangyong quarantine, sabi ko lang, nga, gusto kong mag-painting. Tapos nabasa ko naman na hindi naman daw kailangan na marunong ka, churut, basta, di ba po parang free naman yon para express mo kung ano yung gusto mong ilagay dun, ay kung ano yung pipaint mo. Tapos yan, ginawa ko, naghanap lang ako ng peg. Ang hinanap ko is yung painting na parang ma-feel ko na free ako tsaka peace. Tapos yun, nahanap ko ito. Tapos ginaya ko siya. Yung sa kanya lang is sobrang malinis. Yung sa akin is parang ginawa ko medyo madumi-dumi. Yung messy-messy kasi hindi naman ako marunong mag-drawing. Tapos sana na-achieve ko siya. Ayun taon. So parang even before pa, parang meron ko na talagang artistic side at mahilig ka na sa painting. Parang ngayon ka lang nagkalakas ng loob. I-pursue na gawin since maraming time, di ba? So, ang tagal din kasi sabi mo, student ka pa noon di ba? Nung parang tumunta-punta ka, tanonood ka. Yun. So, nung ginawa mo yung first painting mo, ayun, ano ba yung tema ng unang painting mo again? Ikwento mo sa amin yung, tungkol saan siya. Yun nga, ang gusto kong ma-achieve nga dun sa painting ko, kapag nakita ko siya, dapat ma-feel ko yung peace at saka freedom. Mm-hmm. Tapos may ginayahan ka? May ginayahan ako. So, tapos, kung i-rate mo Maymay from 1 to 10, kung gano'ng kalapit dun sa ginaya mo, ilan, patingin mo? Eh, kasi yun sa kanya, malinis yun sa kanya. Sa akin, messy. hindi niya talaga maganda. Pero, pero kasi ramdam ko yung nandun yung peace at saka yung freedom. Na-achieve ko naman siya din. Yung feeling na yun kapag nakikita ko yung painting. Tapos, ayun lang, medyo kailangan i-improve. ayun. Pero, hindi naman mahalaga sa akin kung maganda yung ginawa ko. Ano? Ang mahalaga din sa akin is na na-release ko din yung nakuha mo yung gusto mo yung, na opo. May peace, di ba? Yun yung mahalaga naman doon kasi again, yung painting ko naman ang gumawa niyan, di ba? It's for others to judge na lang naman at to appreciate. Totoo. Kasi ganoon naman ang painting. At dahil dyan, Maymay, gusto namin makita yung painting bilang kanina mo pa sa tinitignan doon sa wall. Baka naman, Maymay, kung hindi kunin ko. So, nag-e-enjoy. Nakatulong siya sa akin para i-release yung pag naiinip tayo o kaya naman yung bigat na nararamdaman natin, yung worries. Ayan! Hindi naman pala ganun kapangit. Gusto naman kung makapangit naman to. Patingin nga uli. Patingin uli. Ang pangit. Baka may mag-inig. Hindi. Patingin uli. Maganda siya, Maymay. Hindi siya pangit. Grabe ka naman. Alam mo yung iniisip ko? Yung abstract sa labi na tumbato lang ng mga paint. Tapos ikaw yung manguhula. Ganun yung nasa isip ko. Ayan. At least may tema pala talaga na parang sunset or sunrise na parang calming. In fairness naman, para siyang pag tignan mo, parang calming sa nakakakalma. Kasi nature, di ba? Lahat tayo eh. Pag nakita tayo I ng love puno, nature. Nakita natin yung sunrise, may mga damo, may hangin, nakakakalma. So feeling ko, yun yung nakuha mo
Oh, pwede daw bang tagalan mo, Maymay? Gusto lang nila makita. Bibilisan mo kasi. Makita naman kami. Matingin kami. Tagalan mo. 5, 4, 3, 2, 1! O yan, tignan mo, Maymay. Parang kumalma ako eh. Hindi ka. Parang gusto ko nang matulog. Hindi, in fairness, walang halong biro. Hindi talaga yun yung in-expect ko. Base dun sa sinisika mo kanina, ang pangit kasi yung layo. May maganda siya, in all fairness naman. Maganda yung picture mo. So, nakapaskill siya dyan, nakasabit sa ano mo, naka-ano sa wall, nakadikit or naka-post. Oh. Sige mo, ang dami yung nagsasabi na okay naman, grabe ka naman. Hindi naman siya pangit. Kahit naman daw bata, may explain kung ano yung painting mo. Diba? Na ay uno, sunrise, or sa maganda siya. So, feeling ko, ayun nga, yung sinabi mo na mahalaga na kahit pa paano, nakuha mo yung gusto mo, saka nare-release mo yung gusto mo maramdaman, yung stress, diba? Nadadivert mo. Tapos sa painting, na, parang, ano lang yun, parang sa mga musician, diba? The only way para maramdaman yung stress nila is to compose songs, to sing sa'yo, at least ngayon, nakapag-painting ka, na, kaya siguro ganun din yung kinalabasan na naging maganda kasi nailabas mo dun yung ano mo. Ilan, all in all, Maymay, ilan na yung na-paint mo? Curious isa ako. Pa. Ilan na nag-o? Isa pa lang, oo. Isa pa kasi, tagal ko din natas, mga 3 days yata. 3 days mo siyang ginawa. Eh, kasi ano po ako eh, ang tawag nan, OC ba yan? OC? Oo. Yung ayaw mo na masyado kang puno. May isang branch dyan na talagang iniba ko ulit. Dinilip ko siya tapos, ano, iniba ko ulit kasi siya sobrang, parang hindi yung pangit talaga. Parang ako yung, masama ako sa sarili ko minsan kapag may ginagawa ko. Gusto ko, na-achieve ko yung gusto ko. Pero in all fairness, Maymay, maganda naman. So sana gumawa ka pa ng madami. Sana hindi lang 'yan. After niyan, pwede ka pang mag-create ng ano iba. Bibilin mo ba? Yippee! Ibenta pala. Oh, sige. Maymay, bibilin ko siya. Bibilin ko siguro sa pag drawing mo isang hero sa ML na painting ka. Sige, babe. Pero yun sana, marami pa namang time. 'Yon. Feeling ko dahil na-enjoy mo siya at sinabi mo nga na na-release ko. Bigay mo lang sa sarili mo 'yon. Make it a habit. So ano, kung dyan mo na-release, na eventually, malay mo, maka-inspire ka ng mga tao na, oh, itong si Maymay nga, nagagawa niya yung gano'n. Yun naman importante yung maka-inspire tayo, di ba? So, malay mo, yung mga painting mo next show, maka nakasabit na sa mga wall natin, na mga simbahan, baka yung mga painting mo ni Maymay yung mga nakalagay dyan. So, kung meron na discover mo sa sarili mo, why not na ituloy? Kasi, again, wala mong masama kung wala naman tayo ganong ginagawa. Ayun, so